Welcome, welcome ulit mga boss. Dito na naman tayo. Mag-DIY tayo ngayon paano natin ayusin tong bidyokihan. So, matagal na nakatambay to. So, kailangan na palitan tong tweeter. Tapos, itong speaker. Che-check natin kung pwede pa. So, yung kapata may butas na. So, 15-inch na speaker ito siya. Instrumental. So, mas maganda kasi gamitin yung instrumental. Tapos, papalitan na rin natin tong cover niya. So, ito yung likod niya. Dito yung ampli. Tapos yung bidyoke player. So, matagal na kasi nakatambay ito eh. So, try natin ayusin mga boss. Para mapakinabangan, sayang naman. So, dati yung hulog nito, isang kanta, 5 pesos. So, may ano na ako dito mga boss. Para mas mabilis na natin tanggalin sa taas. Ito lang kagandahan pag chargeable yung tapon. Papalitan natin ito. So nakaano lang siya. So ito yung negative, positive. So huwag natin kalimutan yan. So, tandaan lang natin yung positive, negative mga boss ha. So, ayan, tanggalin natin. So, ito lang. So, ito, yung coil lang bilhin natin. Pwede na tayo hindi bumili ng buo, ito lang sa loob niya. Kailangan palitan ng buo mga boss. Kasi pati ito basag na eh sa sobrang luma. So ito lang sana yung palitan natin, kaso parang sira na rin. So putulan na natin dito. Ngayon tatanggalin na natin tong 15-inch na speaker. Pansin nyo boss, natanggal ko na yung cover para madali nating tanggalin tong speaker natin. Tinanin natin tong coin slot mga boss, hindi ko na gagamitin ito, so hindi ko na ibabalik ito. Tatakpan na lang natin mamaya yung butas niya. So yung sa kabilang side naman mga boss, so bali dalawang 15-inch speaker, dalawang mid-range, tapos dalawang tweeter. So tanggalin natin lahat, pati yung cover ng hole, yung sa taas na 15-inch speaker, tatanggalin natin. Tapos papalitan natin yung cover. Pati na rin yung holder sa gilid. So ayan boss, so yung tweeter natin, papalitan na lang natin ng bago kasi sa sobrang luma nabasag na yung cover niya. Tapos tong mid-range pwede pa naman to. Lagi lang natin tandaan yung polarity ng speaker ha, kasi may positive negative yan siya. Tapos babaklasin natin tong cover, papalitan natin ng bago. So ayan, so tatanggalin din natin tong malaking speaker. So mas maganda magamit tayo ng chargeable na pang unscrew natin at saka pang screw para mas mabilis yung galawan natin. Tignan natin lahat ng speaker at saka yung coin slot. So yan na yung itsura. Binaklas ko na rin yung cover kasi papalitan natin yung cover. Ngayon baklasin natin tong sa number niya. Dito lang sa ilalim. Papalitan natin. So may screw lang siya. Tapos dahan-dahan lang bilhin natin to. So ayan, okay na. So ito siya, tatanggalin natin to. Dito rin nakalagay ito. Ito yung player natin, yung ginagamit sa bidyokihan namin.
Papansin nyo mga boss, sobrang luma na yung video kayhan. Kaya pagtanggal natin ang cover, nakatatanggal din yung first layer ng plyboard natin. So okay lang yan, tatanggalin natin tapos iskisin na lang natin yung mga nabaklas na plyboard. So itong sa likod mga boss, tanggalin na rin natin para... So ang coin pala nito guys, ito dito na ho. Galing sa coin slot. Dito siya. So medyo may kalumaan na to guys, nasa 10 years ko na ito ginagamit to. Boss, ito na yung nabaklas natin mula sa loob ng video kaya natin. So ito yung dalawang speaker. Instrumental speaker to siya. Mas maganda kasi yung tunog ng video kaya mo pag yan ginagamit natin. Ito yung button niya. Pipili tayo ng number tsaka mag-play. Tapos, ito yung player natin. Ito yung book niya. Tapos, ito yung tweeter niya. Ito, hindi ko alam ano tawag sa speaker na ito na maliit eh. Subwoofer ata. Ay hindi, ito yung subwoofer, yung bass. So, ito yung tweeter. So, itong tweeter natin, kailangan na palitan to. So, bibili na lang tayo. Kahit yung disposable. Pero ito kasi maganda to siya kasi pag nisisira, pinapalitan lang coil niya. So, ipapakita ko rin sa inyo mamaya. So, ito pa yung ginamit ko na guys. Pambaklas natin sa screw. So, mas mabilis nating natanggal lahat. So ito na boss, so nasimulan ko na, nakalimutan kong i-video yung simula. So may rugby at saka toothbrush ako. So toothbrush yung ginamit ko pang brush ng rugby. So ito na, side tapos na. So papakita ko na lang sa iyo nung sa harap. So napansin nyo guys, may butas kasi natanggal na yung extension niya dyan eh, para mabuo. So hindi ko na magawan. Kaya tatakpan na lang natin. So ito na, lagyan mo lang ng rugby yung toothbrush tapos i-ano mo sa mga sulok-sulok. So mas maganda kasi gamitin yung toothbrush kasi yung nasa mga sulok, kaya nating lagyan ng rugby para dumikit. So lagyan natin ng rugby yung side, hindi yung buo, yung ano lang, kalahati. So yan. Pag natuyo na yung rugby, mga 5 minutes, pwede na natin ilagay yung cover. So, ginamitan ko ng ballpen guys para ma-diin ko siya. Mas madaling ma-ano yung sulok, kaya ballpen ginamit ko. So, tapos na yung front na side. So, ito naman yung sa kabila, yung sa gilid. So, ganyan ang paglagay. Ilain mo yung cover para hindi siya mag... ramfold, so maglupot. Dapat na plain yung pagkalagay natin. So inoverlap ko na siya sa ilalim para maganda tignan. So ngayon guys, lilinisin natin tong speaker. So ito yung natanggal na baklas natin dun sa body nung video kayaan. So namitan ko lang ng brush para malinis. Tapos pag okay na, malinis na, tatanggalin natin tong cover. Ito kasi napunit na kasi ito guys, kaya kailangan nating palitan. Kasi pag may butas siya, hindi maganda yung tunog. So yan, natanggal ko na. Linisin lang natin mabuti. Tapos gamitan ko na ng alcohol para mas matanggal yung mga dumi. Gandaan kasi sa alcohol, madaling madaling tumuyo. So yan, gamitan ko na rin ng punas. Tapos gusto nating maayos para mailagay na natin yung cover. So ginamitan ko lang ng mighty band para mailagay ko yung cone cover, cap ata yan yung tawag niya. Gusto lang nating maayos yung cap, tapos
Pwede na nating lagyan ng mighty ban. Dagdagan na lang natin ng mighty ban. Yan. So, yan. Okay na. So, next, itong pangalawang speaker. 15 inch din to siya, instrumental. Mas maganda kasi yung instrumental, guys. Mas matunog yung vocal. So, ito, napunit na rin to. So, tatanggalin natin yan. Tapos, linisin. Tapos, lagyan natin ulit yung isang cup. So, ganun din. Nalagyan ko ng mighty band. Tapos, ipwesto mo siya maayos. Saka mo siya dagdagan ng mighty band sa gilid para siguradong dikit na dikit. Yan. So, okay na. So, ito lahat ngayon yung gagamitin natin. So, lahat na ito, ibalik natin dun sa katawan ng bidyokehan, sa body ng bidyokehan. So, ito na yun, guys. Natapos ko na makaber yung video ko yan. Ito na yung itsura niya. Pero yung sa baba niya, hindi ko pa natapos yan eh. Pero, pwede na nating ilagay yung mga speaker natin. So, yung bali yung sa slot, screen slot, di ko na gagamitin yun. So, unahin natin tong 15 inch na speaker. So, gugupitin lang natin yung tela. So, ayun, hindi ko alam anong tawag na tela na to. Parang dashboard ata to na ano eh. Pang dashboard na cover. So yun na lang ginamit ko kasi mas maganda yung tunog nito kaysa pintura yung gamitin. So binutasan ko lang yung 15 inch. Hindi ko sinagad sa gilid para maganda tingnan. Hindi siya nag-overlap sa speaker. So yan, gupitin lang natin. Kakasya yung likod ng speaker natin. So, pagkatapos na magupit, pwede na natin ilagay yung speaker. So, connect muna natin yung wire. So, may positive, negative yan siya, guys. So, may polarity yung sa speaker. So, yung itim yung negative, yung red positive. So, kinabit ko muna bago ko siya suldahan o i-shouldering iron. Yan, pag okay na, pwede na nating i-shouldering iron. So, kunting ingat lang mga boss ha, kasi mainit yung shouldering iron. So, yan, okay na. Na-solda ko na yung dalawang wire. Pwede na nating ikabit. So, i-screw na natin yung speaker. So kailangan mahigpit yung pagka-screw natin para hindi siya mag-vibrate pag gamitin na natin. So ngayon ilalagay natin yung mid-range. So ganun din, pupunitin natin yung butas niya na sakto lang kasya, tapos ikabit yung wire. So ayan. So may polarity pa rin yan, positive negative. So hindi na ako bumili ng bagong mid-range kasi pwede pa naman to. Screw lang natin. Kunting ingat lang sa pag-screw, guys, kasi yung cover natin minsan nahihila siya. So ngayon, itong tweeter naman yung ilagay natin. So yung tweeter, bumili na ako ng bago kasi hindi na natin maayos nung luma kasi nasira na yung cover niya eh. So ganun pa rin, positive negative. Nilagyan ko muna ng lead yung wire, tapos sa likod ko na kasi kinabit yung ano niyan eh, wire, kasi maiksi yung. So ito na siya, guys, tapos na nating mabuo yung video kay natin. Nabalik na natin lahat ng tinanggal natin kanina. So kinabit ko na rin tong speaker sa amplifier niya. Madali lang siyang ikabit kasi positive negative lang din yan sa likod ng amplifier. So yung Megavision kinabit ko rin. Kaso hindi natin matest to kasi wala akong TV. So sa pagtest, ginamit ko lang yung cellphone ko. Thank you for watching, mga boss. Sana may natutunan kayo sa ginawa kong DIY ngayon. So huwag kalimutan mag-subscribe at saka like. Thank you.